Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung pag-uusapan ng mga palaka, palagi tayong natatawa sa kanilang itsura. Para silang alien at mukha pantimang. Pero sa video na to, malalaman mo kung gaano kabangis na hunter ang mga palaka. Ano-ano ang mga hayop na kasya sa kanilang bibig? At paano lumalaban ang mga palaka sa mababangis na hayop? Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Dito sa mga ilog ng Africa, makikilala mo ang mga bullfrog. Tinawag itong bullfrog dahil para itong toro kung magalit. Malaki ang kanilang katawan kung ikukumpara sa ibang uri ng palaka. Kung sino ang may mas malaking katawan, yun ang mananalo sa bugbugan. Dahil sa malaking katawan ng palaka, nagkaroon sila ng malapad na bunganga. Kasya ang anumang hayop sa kanilang bibig, maski na yan pa ay daga. Oh no, kawawang daga, kinain ng palaka. Ang galing, napagkasya niya ang daga sa kanyang bituka. Kung meron akong bituka na kasing laki ng sa palaka, palagi akong kakain ng marami. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, kaya nilang kumain ng higanting gagamba. May gana din silang kumain ng mga ibon. Oh no. Ang pinakamalala na ata ay ang pagkain nila ng ahas. Grabe ang takaw ng mga palaka. Dito ata pinaglihi ang bunganga ng babae na to. Meron ata siyang lahing palaka, kaya pati ang buong burger kasya sa kanyang bibig. Kung wala silang mahanap na pagkain sa lupa, willing silang tumalon at humuli ng pagkain sa ere. Gaya ng palaka na to na naakto ang humuhuli ng tutubi. Ilang beses niya itong tinalon para lang maabot ang insekto. Sa huli, nagtagumpay din ang palaka. Pero, ingat lang dahil may mga insekto na mas malakas pa sa kanila. Paano na yan? Dinagit na siya ng langaw. Marahil ang secret weapon ng mga palaka ay ang kanilang dila. Ang dila ng palaka ay halos kasing haba ng kanilang braso. Ang bilis ng kanilang dila ay aabot sa 0.07 seconds. 5 beses na mas mabilis pa sa pagkurap ng iyong mata. Malakas din ang kanilang dila dahil kaya nitong bumuhat ng pagkain na 1.4 times na mas mabigat pa sa kanila. Katumbas yan sa tao na nagbubuhat ng refrigerator gamit lang ang dila. Ang kanilang dila ay nagtataglay ng umaapaw at ubod na lagkit na laway. Dahil sa laway, nahukuhang dumikit ang insekto sa kanilang dila. Yang nakikita mo sa video, yan ang aktwal na laway ng palaka. Yuck, diba? Kung susuriin ng maigi, makikita mo kung gaano kalagkit ang kanilang laway. Ang kanilang malagkit na laway ang sikreto kung bakit dumidikit ang insekto sa kanilang dila. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pero syempre, hindi palagi ang palaka ang nasa tuktok ng food chain. Dahil sa kanilang maliit na katawan, madalas silang nagiging pagkain ng mas malaking hayop. Mabuti na lang at nakaisip ang mga palaka ng iba't ibang paraan upang makatakas. Ang pinakamadalas nilang gawin ay ang tumalon palayo sa kalaban. Gaya ng palaka na to na mapalad na nakatakas sa ahas. Mabagal tumakbo ang mga palaka pero bumabawi naman sila sa bilis nilang tumalon. Halos lahat ng palaka ay kayang tumalon ng higit sa 5 beses ng haba ng kanilang katawan. Kaya ba yung gawin ng ibang hayop? Para mas lalong makaiwas sa peligro, ang mga palaka ay tumatalon papunta ng tubig. Mas mabilis kasi silang lumangoy kaysa tumakbo. Sa ilalim ng tubig, hinding-hindi mo sila mauhuli. Ito ang nangyari sa palaka na to kaya niya natakasan ang ahas. Wow, kamunti ka na yun ah. Eto, matakasan din kaya ng palaka na to ang peligro sa ahas? Eto naman ang mga green tree frog. Tumatalon sila sa sanga ng puno upang makaiwas sa atake ng mga predator.
Sa tuwing tumatalon, ginagamit nila ang kanilang malapad na paa para magpadausdo sa ere na parang lumilipad. Ganon din ang estilo ng kanilang mga anak. Kapag may ahas na kakain sa kanila, nagririyak ang mga butete sa paraan ng pagtalon. Nakita mo yon? Tumatakas na agad ang mga baby frog. Kahit nasa loob pa lang sila ng sack, alam na nila kung ano ang gagawin. Ito naman ang nakamamatay na depensa ng mga poison dart frog. Ang kanilang balat ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na lason sa mundo ng mga hayop. Ang sinumang kakain sa kanila ay pwedeng mamatay sa lason. Mabilis mo silang maikilala dahil sa kanilang makulay na balat. Dahil dyan, iniiwasan ng mga predator ang kumain ng poison dart frog. Ang ibang palaka ay nakaisip ng kwela at nakakaaliw na paraan para depensahan ang kanilang sarili. Humihigop sila ng sangkatutak na hangin para lumobo ang kanilang katawan. Mukha na silang machong palaka. Sa tuwing lumulobo ang kanilang katawan, nahihirapan ang mga ahas na kainin sila. Siyempre, kapag hindi nagkasya sa kanilang bibig ang palaka, wala silang magagawa kundi ang pakawala na lang ang kanilang biktima. Kung hindi umubra ang pagpapalaki ng katawan, pwes, idaan na lang sa sigaw. Huwag kang magugulat kung ang palaka na hahawakan mo ay mas malakas pa sa'yo sumigaw. Ito kasi ang kanilang paraan para takutin ang mga predator na may masamang balak sa kanila. Gaya ng nangyari sa mongoose na ito. Ito naman ang aso na nagulat sa palaka. Alam mo ba na pwede ring mangagat ang palaka? Nakakagulat ang kanilang kagat dahil hindi mo inakala na pwede ka palang makagat ng palaka. Kung tutuusin, hindi naman ito masakit mangagat. Maliit lang kasi ang kanilang ngipin. Para ka lang daw kinagat ng puppet. Sa lahat ng kanilang defense mechanism, ito na ata ang pinaka nakakadiri. Ang mga palaka ay kilalang umiihi para layuan sila ng kalaban. Ito ang naranasan ng kawawang babae sa video matapos siyang maihian ng palaka. He peed on your face. Ito na ata ang pinakapaboritong defense mechanism ng mga palaka. Yan ay ang gumamit ng camouflage. Dahil sa kulay ng kanilang balat, hindi mo sila madaling makikita. Gaya ng sa video, kaya mo bang hanapin kung nasaan ang palaka? Pag nahanap mo ang palaka, siswertehin ka bukas. Ayun ang palaka! Nakita mo rin ba yun? May palaka na mukhang natutuyong dahon, gaya na lang ng horn frog. Meron namang palaka na kulay lumot, gaya na lang ng mossy frog. May palaka na transparent ang balat at yan ay ang mga glass frog. Dahil sa kanilang balat, mabilis nilang nagagaya ang kulay ng mga halaman. Kung sa tingin ng palaka ay hindi sapat ang gumamit ng camouflage, meron naman silang ibang diskarte. Kesa bumagay sa kulay ng paligid, mas gugustuhin na lang nila ang magtago sa ilalim ng lupa. Merong mga uri ng palaka gaya ng spadefoot toad ang nabubuhay sa ilalim ng lupa. Lumalabas lamang sila sa lupa sa tuwing sila ay nagugutom o di kaya ay sa tuwing naghahanap sila ng mating partner. Maliit lang ang mga palaka at mukha pa silang timhang. Pero kahit ganyan ang kanilang itsura, hindi maitatanggi na matagumpay ang mga palaka sa pagpaparami ng kanilang lahi. Noon pang 250 million years na buhay ang pinakaunang palaka, ngunit magpasa hanggang ngayon, marami pa rin palaka sa mundo. Patunay ito na hindi mo pwedeng husgahan ang mga hayop base lang sa kanilang itsura. Pwede mo silang pagtawanan dahil cute sila, pero hindi mo sila pwedeng maliitin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cyrus Nuway. Hello din kay Denden B. Iglesias at sa aso niyang si Luffy. What's up kina Jared JV at Cyrus JV Manalad? Jai Lyrics, Boy Abondat Beast Mode, at kay Alberto De Luna. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!